Hello po mga kababayan, tama na naman yung kwento natin. O sabi rito sa latest na balita, the President, si President Digong mga kababayan, will endorse BBM. Ito ngayon yung balita ngayon mga kababayan sa Manila Times. Duterte to endorse Bongbong, sabi po ni Panilo. Alam na natin yun ang mangyayari. Nag-meet na yung dalawa sa Palacio Malacanya. Inadvisan po. Nagkikinig lang mga kababayan si Bongbong Marcos. Sabi doon sa kwento mismo ng Palacio, yan Danar at ni Bongo. Sabi ko sa inyo, it was unannounced. Yung endorsement ng Pangulo, makikita mo sa kanyang body language. May binasbasa na po. Binasbasa na yon. Kasi sabi ko nga mga kababayan, wala man mangyayari kung magmamatigas yung ating Pangulo, nakipagtana na yung kanyang anak. Political kwan po ito ha. Nakipagtanan kay Bongbong, sumama. And this time, yung partido, PDP Laban, nakita ng partido na si Bongbong Marcos ang may pinakang malapit at almost the same program, mga kababayan, at magsusulong ng continuity ng programa ni President Digong. So, naturally, ganun na yung statement ng partido, alangan man umiwalay pa yung Pangulo. Di ba? It is expected. Mga kababayan, ito ngayon ang balita. Bacolod City, President Digong will endorse the presidential bid of former Senator Bongbong Marcos Jr., citing the endorsement of his political party, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, COSI Faction. Sabi po yan ni Malacanang spokesman and Senate candidate Salvador Panilo. Oh, tapos na. May nanalo na. May nanalo na mga kababayan sa support ng ating Pangulo. Hindi lang ina-announce ng direkta, pero makikita ninyo yung sitwasyon. It is almost an endorsement. And possibly, in the coming days or weeks before the election, gagawin yun ng ating Pangulo. Ayas! Alulong na, mga kakampon. Sabi ko sa inyo. I will not be surprised if the president will eventually do the same, Panilo said in a news conference at Stonehill Suites doon po sa Bacolod City. Panilo, who is running under the unit team of Marcos in Davao City, Mayor Inday, said, only Bongbong did not criticize the president. Yun naman talaga po, kasi hindi niya yun ugali. Di ba? Sabi ko nga, alam na ninyo, many times, nilait ng ating Pangulo, lalo pa siguro yun na nagpahanga kay President Digong. Binanatbanatan ko niya ito. Sinabi ko pang nagkukukay na presidential candidate at weak leader. At kung ano-ano pa yung sinabi ko. Pero hindi niya gumanti sa akin. Hindi ugali na mga ng pamilya Marcos ang ganon. Yung Marcos family, minintay nila yung magandang relasyon. Sabi ko nga noon, si Bongbong Marcos, hindi man kinuha ng ni Digong as Vice President. Pero wala tayong narinig kay Bongbong Marcos. Ni tinulungan siguro mga kababayan sa, although mali, but of course, syempre, kung talagang considered as friend, at least man lang pagsabihan yung mga taga-Comelec, oy, kayo dyan sa Comelec, umayos kayo.
be fair sa inyong mga pagdidesisyon. Huwag ninyong yung protest. Di ba? Pwede niyo yung gawin. Nalam na ninyo. In afterwards, dito sa ano, sa 2022 election, last year, imbes na kunin niya si Bongbong Marcos kasi tumulong sa kanya, yung mga Marcoses, tinulak niya yung kanyang anak na sumama kay, ano, umayaw, sumama kay Bongbong. Nang sumama kay Bongbong, itinulak niya si si Bongo. Wala din nangyari. And Bongo this time is supporting BBM. So, madaling sabi, yung laro ng Pangulo, failed. Yung laro ng Pangulo, mga kababayan sa politika, failed miserably. And this time, pati yung partido na dati ayaw sa kanya, ayaw kay Bongbong Marcos. Ayun. Walang magagawa, mga kababayan, yung partido at yung Pangulo kasi nagtanan na nga po yung dalawa. So pag nagtanan po, ang isang ama, nagpapakumbaba na lang sa anak kasi yung anak niya, mahal na mahal niya. Di ba? Ganyan yun, di ba, sa elopement. Ayaw ng tatay, kaya nga nag-ilop. Doon sa lalaki na manliligaw, sumama yung babae. Anong gagawin mo? I-arrange mo na lang yung marriage. O sige, di bali. I-process ko muna ang galit ko, ha? Babanatan muna kita kasi ang sakit-sakit, tinalikodan ako ng anak ko at ipanagpalit ako. Walang nangyari sa gusto kong mangyari sa kanya. Ikaw pa rin yung pinili. O sige na, wala na tayong magagawa. Ipatawag na yung pari. I-arrange na yan. Naging maayos na. May... Kaya hindi pa may angat ng ating Pangulo yung ganyang kamay na in public ibasbasan. Medyo makirot pa. Pero tama si Panilo. Na sabi niya rito, eventually I will not be surprised if the president will eventually do the same. So i-endorse tulad ng ginawa ng partido, di ba? Alangan man yung Pangulo, biglang si Linlin or si Yorme ang i-endorse. Nando na yung lahat niyang tao. Lahat ng sumuporta sa kanya, nandito na kay BBM, BBM. Panelo said, Marcos himself commits to support continuing reforms being initiated by Duterte. Yun ang binagang malaga dun eh. Kung si Linlin, ipagpapatuloy yon? Hindi. Ayaw na nga niyang tawagin, parang ang si Curico. Yung bill, ayaw na nga niyang tawagin bill. Bakit? Maalala si President Digong. Basta sabi niya doon sa interview, tatawagin niya natin siya na regular infrastructure project. Panaw ni Curico, pinagpatuloy yung mga napakagagandang projects ni Marcos, especially yung bataan nuklear? Hindi. Maalala daw si Marcos. The same animal. Amigo sa inyo. When asked. Wala na. Ayos na. Maulit lang. So, yun po mga kababayan ang latest na balita ngayon. And you know, expected na siya. So, yan naman lang po.
ang ating mga latest developments ngayong Sabado. Maraming salamat. I think close to 9,000 na po yung ating subscribers dito sa Dante Maravillas. Ay hindi, Bullseye by Dante Maravillas official 2. Please click ano, subscribe para lagi po kayong updated. At dito pong channel na to, backup channel natin doon sa main channel natin sa YouTube. Maraming salamat po. Bye-bye po mga kababayan.